Magandang araw mga mahal naming mag-aaral. Kumusta na kayo? Muli na naman tayong magsasama-sama sa isang masayang talakayan na punong-puno ng bagong kaalaman. Kung kaya't tara, simula na natin. Bago tayo magsimula sa ating aralin, ay nais kong ihanda ninyo ang inyong module, kwaderno at lapis at ballpen. Handa na ba kayo? Kung ang sagot ninyo ay opo, i-type sa comment box ang inyong pangalan kasama ang inyong paaralan. Gayon din ang inyong mga katanungan. Ito ay aking sasagutin pagkatapos ng ating aralin. Halina at sama-sama tayong matuto sa Filipino 4. Sa araw na ito, ang mga paksang ating tatalakayin ay paggamit ng panagano ng pandiwa, pagsunod sa nakasulat na panuto, at pagsasabi ng paksang na panood na maikling pelikula. Sama-sama natin linangin ang layunin mula sa pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto o MELCS. Nagagamit ang panagano ng pandiwa, pawatas, pautos sa pagsasalaysay ng napakinggang usapan. Nakasusunod sa nakasulat na panuto. Nakasusulat ng panuto gamit ang diagram at nasasabi ang paksa ng napanood na maikling pelikula. Sisimulan natin ang ating aralin sa pamamagitan ng isang laro na magpapakita ng talas na inyong isipan gamit ang 4 picks 1 word. Madali lang ang inyong gagawin. Pagmasdan mabuti ang apat na larawan. Tukuyin ang salitang nag-uugnay sa mga ito. I-type sa comment box ang inyong sagot. Ano kaya ang tamang sagot? Magaling, ang tamang sagot ay pelikula. Mahilig ba kayong manood ng pelikula? Alam niyo ba na ang pelikula ay kilala rin bilang sine o pinilakang tabing? Noong 1895, nagawa ang unang pagpapalabas ng pelikula sa ating bansa sa tulong ng dalawang negosyanteng Swiss gamit ang Lumiere chronophonograph. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, sasagutin natin ang mga katanungang ano ang panagano ng pandiwa? Ano-ano ang mga uri nito? Bakit mahalagang sundin ang nakasulat na panuto? At paano matutukoy ang tema o paksa ng pelikula? May pakikinggan tayong diyalogo. Ngunit bago natin ito pakinggan, alamin muna natin ang kahulugan ng mga salitang inyong maririnig upang ito ay lubos ninyong maunawaan. Basahin mabuti ang mga pangungusap. Piliin ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit. I-type sa comment box ang letra ng inyong sagot. Para sa unang bilang. Nabalitaan kong ikaw ay nagkasakit. Lubha akong nag-alala sa iyo. Naibsan lamang ang aking pag-aalala na makita kitang magaling na. Ano ang kahulugan ng salitang naibsan? A. Nalunasan. B. Nabawasan. C. Nadagdagan. Mahusay, ang tamang sagot ay letrang B. Nabawasan. Pangalawa, blended learning ang gamit naming learning delivery modality. Ano ang kahulugan ng salitang blended learning? A. Pag-aaral gamit ang module. B. Pag-aaral gamit ang internet. C. Pag-aaral gamit ang module at internet. Mahusay, ang tamang sagot ay letrang C. Pag-aaral gamit ang module at internet. Pangatlo, ikinagagalak kong makita kang muli. Ano ang kahulugan ng salitang ikinagagalak? A. Ikinaiinis. B. Ikinatutuwa. C. Ikinalulungkot. Magaling, ang tamang sagot ay letrang B. Ikinatutuwa. Pang-apat, hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Juan kung kaya't siya ay hinahamak ng kanyang kapwa. Ano ang kahulugan ng salitang hinahamak? A. Minamaliit. B. Iginagalang. C. Hinahangaan. Mahusay, ang tamang sagot ay letrang A. Minamaliit. Panglima, ang inyong mga magulang ay laging nasa inyong tabi upang gabayan kayo sa inyong pag-aaral. Ano ang kahulugan ng salitang gabayan? A. Pabayaan. B. Kwentuhan. C. Patnubayan. Mahusay, ang tamang sagot ay letrang C, patnubayan. Nasisigurado kong makatutulong ng malaki ang mga salitang ito upang maunawaan ninyo ang diyalogong inyong mapakikinggan. Narito ang diyalogo na likha ng inyong lingkod.
Ang inyong mapapanood ay isang dialogo na isinulat ni Cecilia B. Marquez. Sabado na umaga, namasyal ang pamilya ni Isabel sa bahay ng kanyang lolo at lola. Magandang araw po sa inyo, Lolo Tonyo at Lola Angie. Amalo po. Kaawaan ka ng Diyos, apo. Halika sa loob. Tama-tama ang inyong dating. Katatapos ko lamang magluto ng inyong paboritong biko. Naku! Tamang-tama po, Lola. Talagang nagutom ako sa aming biyahe. Pagkatapos kumain ay nagkwentuhan sina Isabel at ang kanyang lola sa kanilang sala. Kamusta ang iyong pag-aaral, apo? Hindi ka pa nahihirapan sa iyong pag-aaral ngayong wala kayo sa loob ng paaralan? Okay naman po, Lola. Ang sabi ng aking guro na si Ginang Marquez, blended learning daw po ang tawag sa aming learning delivery modality o paraan ng pag-aaral. Ano yung blended learning, apo? Ang blended learning po, Lola, ay yung pinagsamang modular at online class. Ang mga modular po, ayon sa paliwanag sa amin, ay yung mga mag-aaral na nag-aaral gamit ang kanilang module. Kahit hindi sila nakakasama sa online class, ay maaari pa rin silang mag-aral sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanilang module. Ang online class naman po ay yung pagkakaroon ng talakayan sa klase gamit ang Google Meet o FB Messenger. Paano na isasagawa ang talakayan sa online class ninyo, apo? Kapag may online class po kami, Lola, ay parang nasa loob din po kami ng paaralan sapagkat ang aming mga guro ay may pinakikitang PowerPoints ng aming aralin at tinatalakay nila ito upang lubos namin maunawaan ang aming leksyon. Ganun ba, apo? Salamat sa mga impormasyong ibinigay mo. Naibsan ng aking pangamba na baka mahirapan ka sa iyong pag-aaral ngayong taon. Mahirap po noong unang araw namin, Lola, dahil hindi po ako marunong gumamit ng cellphone, pero natutunan ko rin po agad. Mainam pala ako at marunong ka ng gumamit ng cellphone. Lola, siya nga po pala. Mainilang sad na programa ang aming butihin mayor na si Mayor Rex Cacharyan upang makatulong sa aming mga mag-aaral na maintindihan namin ang aming mga aralin. Talaga, apo? Ano iyon? Ito po ay ang Valenzuela Live. May mga araw po na nanonood kami nito kung saan ang mga guro ay nagtuturo sa pamamagitan ng live streaming. Alam mo po ba, Lola? Halimbawa, ngayong araw ay manonood kami sa FB live streaming. Kinabukasan naman po ay isasagawa ang aming online class discussion ng aming mga guro upang mas maunawaan namin ang aming napanood. Napakaganda ng programa ng inyong pamahalaang lungsod, apo. Kinagagalak kong malaman ng mga iyan. Ang sarap talaga makipagkwentuhan sa iyo sapagkat ang dami kong natututunan. Oh, paano, apo? Pupunta muna ako sa kusina upang maghanda ng ating pananghalian. Hinuli ng iyong Lolo Tonyo ang isa sa mga alaga niyang manok upang ipagluto ka ng paborito mong tinola. Sige po, Lola. Papasok po muna ako sa aming silid upang magligpit ng mga dala kong gamit. Mamaya, pagkatapos ng ating pananghalian ay panonoorin natin ang pelikula ng isa sa paborito kong artista na si Lorna Tolentino. Pagkatapos kumain ng pananghalian ay nanood ng pelikula sina Isabel kasama ang kanyang mga magulang at sina Lolo Tonyo at Lola Angie. Panoorin natin na po itong paborito kong pelikula. Binili namin itong CD ng iyong Lolo Tonyo noong kami ay pumunta sa bayan. Tiyak kong magugustuhan mo ang pelikulang ito. Ano po ang pamagat ng pelikulang iyan, Lola? Pwede po ba sa mga batang kagaya ko ang ganyang pelikula? Ang pamagat ng pelikulang ito ay Abakada Ina. Huwag kang mag-alala, apo. Narito kami ng iyong mga magulang upang gumabay sa iyong panonood. Tama ang iyon, Lola, apo. Kasama mo kami sa iyong panonood. Kagabayan ka namin. Naku, talagang hindi kami umuwi hanggat hindi namin nabibili ang CD sa mall. Sumumpong tuloy ang aking rayuma sa kakalakad sa mall, pakita lamang namin iyang CD. Talaga po, Itay? Kung ganun,
panoorin na po natin. Pagkatapos manood ng pelikula, ay pinag-usapan ng mag-anak ang kanilang napanood. Nagustuhan mo pa ang pelikula, apo? Opo, Lolo. Ipinakita po sa pelikula na yung nanay ng mga bata na si Lorna Tolentino ay hindi marunong magbasa at magsulat. Dahil doon, siya ay hinamak ng ibang tao. Nagsikap siya upang matuto sa pamamagitan ng pagbabasa ng aklat. Nag-aral siya kasabay ng kanyang anak na nasa unang baitang. Dahil dito, siya ay hinangaan ng mga taong dati ay humahamak sa kanya. Batay sa iyong napanood, anak, tungkol saan kaya ang pelikula? Ang pelikula po ay tungkol sa kahalagahan ng edukasyon. Ano ang natutunan mo, anak, mula sa napanood natin? Natutunan ko po na dapat ko pong pahalagahan ang edukasyon. Kaya po ako, Nay, magsisikap ako upang makapagtapos ng aking pag-aaral. Tama iyan, anak. Tanging edukasyon ang magiging gabay mo upang matupad mo ang iyong mga pangarap. Sabi ko na nga ba, apo, na magugustuhan mo rin ang pelikula. Halika sa kusina. Maganda tayo ng ating merienda. Gagawa tayo ng calamansi juice upang ipare sa ensimada. Sige po, Lola. Sa kusina. Lola, paano po ang paggawa ng calamansi juice? Narito, apo, ang sinulat kong mga hakbang sa paggawa ng calamansi juice. Basahin mo at sundan mo ang mga panuto. Sige po, Lola. Kinuha ni Isabel ang listahan ng mga sangkap at paraan ng paggawa ng calamansi juice at kanya itong binasa. Mga sangkap: calamansi, 3/4 tasang puting asukal, isang pitsyal ng tubig at isang tray ng ice cubes. Mga kagamitan: salaan, sangkalan at kutsilyo. Mga hakbang: una, hugasan ang mga kalamansi. Ikalawa, hiwain ang itaas na bahagi ng kalamansi. Iwasang mahiwa ang mga buto upang hindi pumait ang lasa ng juice. Ikatlo, pigain ang mga hiniwang kalamansi sa pitsyel na may tubig. Gumamit ng salaan upang masala ang mga buto. Ikaapat, ilagay ang 3/4 na tasang asukal. Pagkatapos ay haluin mabuti hanggang sa matunaw ang asukal. Ikalima, lagyan ng ice cubes. Ayan, Lola. Tapos na po ang aking ginawang calamansi juice. Kukuha po ako ng baso upang matikman mo po. Sige, apo. Lola, kumusta po ang lasa ng ginawa kong calamansi juice? Naku, napakasarap ng iyong gawang calamansi juice. Sige, tawagin mo na ang iyong mga magulang at ang iyong lolo Tonyo upang makapagmeryenda na tayo. Ihahanda ko lamang ang mga ensimada. Masayang nagmeryenda sina Isabel at ang kanyang buong pamilya. At dyan nagtatapos ang dialogo. Narito ang mga katanungan mula sa dialogo na inyong narinig. Sagutin ang mga tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. I-type sa comment box ang inyong sagot. Para sa unang bilang, saan na masyal ang pamilya ni Isabel? A. Sa bahay ng kanyang pinsan. B. Sa bahay ng kanyang kaibigan. C. Sa bahay ng kanyang lolo at lola. Mahusay, ang tamang sagot ay letrang C. Sa bahay ng kanyang lolo at lola. Para sa ikalawang bilang, anong uri ng learning delivery modality ang ginagamit sa paaralan ni na Isabel? A. Online. B. Module. C. Blended learning. Magaling, ang tamang sagot ay letrang C. Blended learning. Para sa ikatlong bilang, tungkol saan ang panutong binasa at sinundan ni Isabel? A. Panuto sa paggawa ng lemonada. B. Panuto sa paggawa ng ensaymada. C. Panuto sa paggawa ng calamansi juice.
Magaling, ang tamang sagot ay letrang C, panuto sa paggawa ng calamansi juice. Para sa ika-apat na bilang, ano ang natutunan ni Isabel mula sa napanood nilang pelikula? A. Nalaman niyang hindi mahalaga ang edukasyon. B. Natutunan niyang baliwalin ang edukasyon. C. Natutunan niyang napakahalaga ng edukasyon sa buhay ng isang tao. Magaling, ang tamang sagot ay letrang C. Natutunan niyang napakahalaga ng edukasyon sa buhay ng isang tao. Para sa ikalimang bilang. Bilang isang mag-aaral, paano mo pahalagahan ang iyong edukasyon? A. Hihinto ka na lang sa pag-aaral dahil hindi ka naman nakakasama sa online class discussion. B. Hahayaan mo na lang na magulang mo ang magbasa ng module at magsagot sa mga kasanayang ipinagagawa ng iyong guro. C. Ipagpapatuloy mo ang iyong pag-aaral sa pamamagitan ng pagbabasa ng iyong module at magpapasa ng mga kasanayang ipinagagawa ng iyong guro kahit hindi ka palaging nakakasama sa online class discussion. Mahusay, ang tamang sagot ay letrang C. Ipagpapatuloy mo ang iyong pag-aaral sa pamamagitan ng pagbabasa ng iyong module at magpapasa ng mga kasanayang ipinagagawa ng iyong guro kahit hindi ka palaging nakakasama sa online class discussion. Narito ang mga salitang may salungguin mula sa inyong napakinggang diyalogo. Binili, ginawa, gumamit, mag-aral, magsulat, makatulong, ipagluto, matikman, magligpit, magbasa, gumabay, makipagkwentuhan. Ang mga salitang ito ay halimbawa ng panagano ng pandiwa. Ang pandiwang panagano ay nagpapahayag ng kabagayan ng pagkaganap o ng pangyayari. May apat na uri ang pandiwang panagano, ang pawatas, pautos, paturol, at pasakali. Sa araw na ito, pag-aaralin natin ang dalawang uri nito, ang pawatas at pautos. Ang panaganong pawatas ay binubuo ng palaping makapandiwa at ng salitang ugat na nilalapian. Ito'y walang panahon, panauhan, at pinakapayak na anyo ng pandiwa. Narito ang mga halimbawa ng panlaping makadiwa na nakabubuo ng mga pandiwang pawatas. Mga panlaping ikinakabit sa unahan ng pandiwang pawatas. I, um, ma, ipa, maki, maka, ipang, ika, mag, mang, ipag, makipag, makapag, maipang. Narito ang mga halimbawa. Ikuha, masunod, maglaba, ipagamit, makaawit, makisama, ipanghalo, ikatuwa, uminom, manghiram, ipagtampo, makapag-aral, makipagkita, maipangambag. Mga panlaping ikinakabit sa gitna ng pandiwang pawatas. At in. Halimbawa, kumuha, bumati, binili, kinain. Mga panaganong pautos ay walang kaibahan sa anyo ng pawatas. Ito'y wala rin tiyak na panahon at ginagamit sa pag-uutos o pakiusap. Halimbawa, una, hanapin mo ang kapatid mo. Pangalawa, maglinis ka ng bahay. Ano ang pamagat ng pelikulang pinanood nila Isabel at ng kanyang pamilya? Magaling, ang pamagat ng pelikula ay Abakada Ina. Ano ang tema o paksa ng pelikula? Mahusay, ang tema o paksa ng pelikula ay ang kahalagahan ng edukasyon. Ang pelikula ay kilala rin bilang sine o pinilakang tabing. Bahagi na libangan natin ang panonood ng pelikula. Lahat ng pelikula ay may tema o paksa. Ang tema o paksa ng pelikula ay ang diwa, kaisipan, at pinakapuso ng pelikula. Ito rin ang tumutukoy sa pangkalahatang konsepto ng palabas at ang inaasang epekto nito sa manonood. Isa pang halimbawa ng pelikula ay ang Muro Ami. Ang tema o paksa ng pelikulang ito ay pangangalaga sa ating kalikasan. Tungkol saan ang panutong binasa ni Isabel? Magaling, ang panutong kanyang binasa ay tungkol sa paggawa ng calamansi juice. Ano ang panuto? Ang panuto ay mga tagubilin,
gabay o direksyon sa pagsasagawa ng mga gawain. May dalawang uri ang panuto. Una, pabigkas ng panuto. Ito ay ang mga panutong binibigkas o sinasalita. Pangalawa, pasulat na panuto. Ito ay ang mga panutong nakasulat o nakalathala. Ang binasang panuto ni Isabel ay halimbawa ng nakasulat na panuto. May ipakikita ko sa inyong diagram ng wastong paghugas ng kamay. I-type ninyo sa comment box ang angkop na panuto para sa bawat larawan. Narito ang unang larawan. Ano ang angkop na panuto para rito? Mahusay, basain ang mga kamay sa malinis at dumadaloy na tubig. Ano ang angkop na panuto para sa ikalawang larawan? Magaling, sabunin ng mabuti ang mga kamay. Ano ang angkop na panuto para sa ikatlong larawan? Mahusay, kuskusin ang mga palad at likod ng kamay. Ano ang angkop na panuto para sa ikaapat na larawan? Mahusay, isa-isahing kuskusin ang mga daliri, lalo na ang mga pagitan nito. Narito ang panglimang larawan. Ano ang angkop na panuto para rito? Mahusay, kuskusin ang mga kuko at mga hinlalaki. Ano ang angkop na panuto para sa ika-anim na larawan? Magaling, banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis at dumadaloy na tubig. Ano ang angkop na panuto para sa ikapitong larawan? Mahusay, patuyuin ang mga kamay gamit ang malinis na single-use towel. Napakahusay ninyong lahat mga bata. Narito ang ating unang kasanayan. Ilagay ang panuto sa diagram ayon sa wastong pagkakasunod-sunod. Piliin ang letra ng tamang sagot. Wastong paraan ng paglilinis ng ngipin. Letrang A. Lagyan ng toothpaste ang sipilyo at kuskusin ang ngipin. Gawing pataas pababa ang paghagod ng sipilyo. Letrang B. Ihanda ang isang basong puno ng malinis na tubig. Anong panuto ang dapat natin ilagay sa unang kahon? Mahusay, ang dapat nating ilagay sa unang kahon ay letrang B. Ihanda ang isang basong puno ng malinis na tubig. Anong panuto ang dapat nating ilagay sa pangalawang kahon? Mahusay, letrang A. Lagyan ng toothpaste ang sipilyo at kuskusin ang ngipin. Gawing pataas pababa ang paghagod ng sipilyo. Narito ang pangatlo hanggang panglimang kahon. Anong panuto ang dapat nating ilagay sa pangatlong kahon? Magaling! Letrang C. Kuskusin din ang iyong dila upang malinis ang mga nakakapit na pagkain. Anong panuto ang dapat nating ilagay sa pang-apat na kahon? Mahusay! Letrang E. Magmumog ng malinis na tubig. Maaring ulitin ang pagkuskos at magmumog muli. Anong panuto ang dapat nating ilagay sa panglimang kahon? Magaling! Letrang D. Linisin at hugasan ang sipilyo bago itago. Maglaan ang lalagyan nito upang hindi marumihan o madapuan ng ipis o langaw. Narito ang ating pangalawang kasanayan. Panuto, una ng panaganong pandiwa ang dialogo. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Ang mga pagpipilian ay gumawa, narinig, maglinis, tanggalin, matulog. Ina, anak, kumusta? Rudy, hindi siya patlang dahil malakas ang TV. Ina, mukhang naaaliw ka na sa panonood ng TV. Rudy, pasensya na po ina, maganda po kasi ang pinapanood ko. Ano ang angkop na panaganong pandiwa sa unang patlang? Mahusay, ang tamang sagot ay narinig. Ina, okay, tama na iyan. Patlang mo na sa outlet ang TV at patlang ka na ng takdang aralin mo. Rudy, sige po, masusunod po. Ano ang angkop na panaganong pandiwa sa ikalawa at ikatlong patlang?
Mahusay para sa ikalawang patlang ang tamang sagot ay tanggalin at sa ikatlong patlang ay gumawa. Ina, pagkatapos mo niyan, patlang ka na ng katawan mo at patlang dahil maaga pa ang pasok mo bukas. Rudy, opo ina. Ano ang angkop na panaganong pandiwa sa ika-apat at ika-limang patlang? Mahusay para sa ika-apat na patlang ang tamang sagot ay maglinis. At sa ika-limang patlang ay matulog. Para sa ating pangalawang kasanayan, narito ang karampatang antas ng inyong score. 5, napakahusay. 3 hanggang 4, mahusay. 1 hanggang 2, pagbutihin pa. Tandaan, ang pandiwang panagano ay nagpapahayag ng kabagayan ng pagkaganap o pangyayari. Ang dalawa sa mga halimbawa nito ay pawatas at pautos. Ang panaganong pawatas ay binubuo ng panlaping makapandiwa at ng salitang ugat na nilalapian. Ito'y walang panahon, panauhan at pinakapayak na anyo ng pandiwa. Ang panaganong pautos ay walang kaibahan sa anyo ng pawatas. Ito'y wala ring tiyak na panahon at ginagamit sa pag-uutos o pakiusap. Ang pelikula ay kilala rin bilang sine o pinilakan tabing. Ang tema o paksa ng pelikula ay ang diwa, kaisipan at pinakapuso ng pelikula. Ito rin ay tumutukoy sa pangkalahatang konsepto ng palabas at ang inaasang epekto nito sa manonood. Ang panuto ay mga tagubilin, gabay o direksyon sa pagsasagawa ng mga gawain. May dalawang uri ng panuto. Una, pabigkas na panuto. Ito ay ang mga panutong binibigkas o sinasalita. Pangalawa, pasulat na panuto. Ito ay ang mga panutong nakasulat o nakalathala. Ngayon ay oras na upang sagutin ko ang inyong mga tanong. Ang unang tanong ay nagmula sa Roberta de Jesus Elementary School. Paano po malalaman na ang pelikula ay pwede pong panoorin ng mga batang kagaya ko? Maganda ang iyong katanungan, anak. Ayon sa Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB, ang mga pelikulang G o GP mula sa Ingles na General Patronage ay para sa lahat ng manonood. Bata man o matanda ay maaaring panoorin ito. Ang pangalawang tanong ay nagmula sa Doña Ata Elementary School. Mahalaga po ba ang panuto? Maganda rin ang iyong katanungan, anak. Napakahalaga ng panuto sapagkat ito ang magiging gabay natin sa pagsasagawa ng isang gawain. Ito ay kailangang sundin upang maging tama, tiyak at maayos ang ating mga gagawin. Para sa inyong takdang gawain. Gawin ang pagyamanin A at B sa pahina 27 ng inyong module. Paumanhin mga bata kung hindi ko mababasa ang lahat ng inyong mga tanong. Huwag kayong mag-alala dahil ang inyong guro sa asignaturang Pilipino ang siyang gagabay at sasagot sa iba pa ninyo mga katanungan sa inyong talakayan. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Hangad ko na sa susunod nating pagkikita ay patuloy kayong maging aktibo sa ating talakayan. Lagi nating tatandaan, ano man ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon. Hanggang sumuli, paalam!